Isang mapagpalang araw po sa lahat ng tagasubaybay sa channel na ito. Isa po sa pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ba malalaman ang sakit na taglay ng isang pasyente o may sakit ay nagmula ba sa engkanto, kapre, tikbalang, duwende, mangkukulam o mambabara. Bago po tayo tumago dyan, ay hayaan nyo muna akong ipaliwanag kung sino-sino pa talaga ang mga nilalang na ito. Nag-e-exist ba sila? Namamatay ba sila? At kung saan sila nakatira? Tapusin niyo po ang video na ito upang kayo ay magkaroon ng dagdag kaalaman tungkol sa mga nilalang na ito. Unang katanungan, nag-e-exist nga ba ang mga engkanto, kapre, tikbalang, duwende, mangkukulam at mambabarang? Opo, totoo po sila. Ang mangkukulam po ay at mambabarang ay tao din po sila tulad natin. Kaya lang po, meron po silang taglay na lihim na karunungan ginagamit nila sama-sama. Ang mga engkanto, kapre, tikbalang, duwende naman po ay totoo din. Kasama po natin sila dito sa mundo. Maraming siglo at henerasyon na ang lumipas. Pangalawang katanungan, kung namamatay ba sila? Opo, namamatay din sila. Nagugutom, nasasaktan, sumasama ang loob, sumasaya at umiibig. At kung minsan ang mga engkanto, kapretik walang at 20 ay umiibig din sa tao. Pangatlong katanungan, saan ba sila nakatira? Yun pong mayayaman sa kanila ay may sariling palasyo at kaharian ay sa malalaking puno po nakatira. Yun pong karamihan naman ay sa maliliit lamang na puno nakatira. Pero yung iba namang wala nang mapuntahang puno ay ito naman po yung madalas nating mapagkamalang multo. Pero sa totoo lamang po, wala po talagang multo. Mga engkanto po sila na pamanlin lang na kayang kopyahin ang itsura at tuwangis ng isang tao, hayop o bagay. Nakatira po sa mga ilan sa mga abandonadong bahay, building, hospital, sasakyan, bakanting lote, at kung minsan po sa bakanting kwarto ng bahay, likod bahay ng bihira pong puntahan ng mga tao. Pang-apat na katanungan ay kung bakit sila nananakit ng tao. Marami pong kadahilanan. Ang mga mangkukulam at mambawara nananakit dahil sa salapi. At kung minsan ay gusto lang talaga nilang manakit at mamirwisyo ng kanilang kapwa.
At yun naman pong mga engkarbo. Kapre. Tikpalang at wende. Nananakit lamang po sila kung sila'y inyong nasaktan na peruisyo. O may nasira kayong kanilang pag-aari at kung minsan nang dahil sa pag-ibig. Pero huwag po kayong mag-alala. Sa tulong po ng ating mahuhusay na albularyo, espiritista, paranormal experts at ibang eksperto sa larangan ito, ay mananay pa rin po ang matuwid at kabutihan. At sa tulong po ng mga eksperto na ito, ay pwede po tayong makipag-areglo sa mga nilalang na ito, lalo't kung sila ay inyong nasaktan o nasira nyo ang kanilang ari-arian. Pwede po kayong makipag-areglo sa kanila at kadalasang hinihingi nila bilang alay ay baboy at manok laitim. At ituturo din po nila o na mga nilalang na ito kung saan mo babawian ang buhay ang baboy at manok, at kung saan mo din ito inilibing. Huwag po kayong mag-alala. Ang mga nilalang na ito ay may isang salita, at pag nagawa mo na ang kanilang nais, maglalaho na lang agad ang iyong karamdaman o sakit. Dumako na po tayo. May makikita po kayo sa screen mamaya. Pagdikitin lamang ang dalawang hinliliit ng may sakit at ipantay ang unang guhit ng dalawang daliri. Kung ang kabilang dulo po ay mahaba, ibig pong sabihin ang taglay na sakit ng pasyente ay nagmula sa mga nilalang na nabanggit at pinakamainam po na kumonsulta agad kayo sa pinakamalapit na albularyo at espiritista sa inyong lugar. At kung pantay naman po ang dulo ng dalawang daliri, ay mainam na kumonsulta na lamang po kayo kung ang pasyente sa isang medical expert o doktor sa inyong lugar. Ang kaalaman po ito ay isa lamang po sa mga kaalamang pwedeng alamin ang sakit na nagmula sa mga nilalangan na ito. Hanggang dito na lamang po. Naway may natutunan po kayo sa video ito. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Bye-bye.